tinipon ng Palawan Mission sa isang weekend retreat ang mga Adventist local church leaders mula sa dalawang distrito ng South Palawan. Ang kanilang naging programa doon ay nagbigay sa budhing church elders and officers ng bagong sigla at inspirasyon sa patuloy nilang paglilingkod at pangasiwa sa kanilang mga simbahan. Ang iba pang detalye ng kanilang spiritual leadership retreat nasa balitang may pag-asa ni Eugene Joy de la Cruz. Sulit ang buong weekend ng mga church leaders na dumalo sa spiritual leadership retreat. Isang full-packed program ang hatid ng Ministerial Department ng Palawan Mission. Ito ay sa pangunguna ng kamakailang naging bagong ministerial secretary na si Pastor Ramil Rey. Pagkasamang natuto at na-inspire ang mga elders, deacons at deaconesses mula sa dalawang distrito ng South Palawan, ang Tacras at Nara. Ako po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng ating Palawan Mission sapagkat binigyan po ng pansin ang ganitong seminar training sa ating mga elders, deacons and deaconesses na sa pamagitan po nito ay patuloy mahasa ang kaalaman ng ating mga leader ng iglesia. Sila po ang key persons ng ating iglesia para mapangalagaan ang spiritualidad at yun din ang mga kaanib na lumago sa lahat na aspeto ng buhay. Layunin ng Ministerial Department na mas maisaayos ang pangunguna ng mga church leaders sa iba't ibang iglesia sa buong Palawan, kaya't sinimula ng programang ito. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapaunawa sa kanil-kanilang mga responsibilidad at kahalagahan ng mga ito sa malaking gawaing ipinagkatiwala ng Diyos. Maaliwalas at swak na lugar din naman ang Jade's Farm sa Calatigas, Nara para sa lahat ng lectures at activities. Natutuwa kami dito at nai-inspired kami sa nangyari kasi dinutugon ng Panginoon yung desire namin na matangkilik ito ng Adventist community kasi may challenge na minsan naghahanap tayo ng venue at minsan alanganin ang environment para sa atin sometimes hindi nagiging favorable. Mula araw ng Biyernes hanggang buong Sabado ay siguradong baon-baon ng mga church leaders ng mga iglesia ang karunungang hatid ng mga spiritual inspirations, group sharings at iba't ibang lectures. Kasama rin si Pastor Nathaniel Contreras na nagbahagi ng mga mensaheng kanya pa rin nasa puso mula sa kanyang mga paglilingkod noon bilang ministerial secretary. Ika nga ni Pastor Jubel Lagariza sa kanyang commitment message ay hindi madali ang manguna sa iglesia sapagkat ito ay puno ng mga balakid. Ngunit ito'y mapapagaan kung nakatuon lamang sa paglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Ako nagpapasalamat bilang isang elder na babae. Malaki ang maitutulong nito sa leadership kasi first time kong umattend ng leadership seminar at parang nadagdagan yung aking spiritual encourage ako masyado sa pangunguna sa ating iglesia. Throughout the lesson na aking napakinggan sa ating pong mga pastor, nakakuha po ako ng isang napakagandang oportunidad na matuto na meron palang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng basta-basta. Dapat meron talagang pagpaplano. Pag-uwi ko sa aking church ay maaaring i-implement yung pagpaplano sa lahat ng programs at gagawin. Mula rito sa Calatigas, Nara, Eugene Joy de la Cruz naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.